Ang isang malaking tanong, qualified ka ba para sa bank financing? Maa-approve ka ba sa bank financing? At ano po ba yung source of income mo para ma-approve ka ng bank financing? Watching. Kung bago ka lang po sa channel ko, please subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi ka pong updated sa lahat ng videos na i-upload ko. So, today po is end of April 2020. So, 11:30 na po ngayon ng gabi dito sa amin, sa Pilipinas. At pinatulog ko po muna yung mga kalaban ko para walang maingay. Kahapon po, pinag-usapan natin yung about sa resale. Yung kahapon pong resale, yun nga po yung may cash out na 1.4. Kung meron ka pong 1.4, pwede ka pong mag-cash out kay owner, tapos mag-transact kayo nga po sa customer service, babayaran mo siya on that day din ng transaction para mapasayo na po yung unit and ikaw na po mag-continue lahat ng balance na natira. So for today naman, pag-uusapan naman natin ang bank financing. Paano ka ma-approve sa bank financing? Ano yung mga requirements, computation, at bakit kaya hindi ka na-approve ng bank financing? Unahin muna natin, bakit kaya, ano kayang posibleng mga dahilan kung bakit hindi ka na-approve ng bank financing? Posibleng number one, hindi ka kompleto ng requirements. Pag magbabank financing ka po, ang importanteng-importante pong kailangan doon ay yung source of income. So syempre po, paano mo po mababayaran si bank kung wala kang source of income? So baka hindi sufficient yung income mo. O kaya, wala kang trabaho, kaya hindi ka nga po ma-approve sa bank financing. Tapos, kulang-kulang pa yung requirements mo. Another thing na bakit kaya hindi ka ma-approve sa bank financing, baka may utang ka sa mga credit card mo. Yan. So, ang credit card po, nagkakaroon po yan ng records. Kapag ka po maglo-loan ka, makikita po nila yan sa record mo kung meron kang balance or utang sa credit card. Ang utang nyo po sa credit card, isa pong malaking impact yan sa pagbabank loan ninyo. So, kung may record kayo na hindi nyo nabayaran yung credit card ninyo, naku po, posible po na hindi kayo ma-approve sa bank financing. Unless, binayaran mo na po yung credit card mo, tapos magpakita ka lang sa kanila ng certificate of full payment. I-attach mo na lang sa application mo para alam nila na paid ka na. Kasi hindi po basta-basta nawawala ang record sa mga may utang sa credit card. Pangatlo, baka may outstanding balance ka rin, may utang ka rin sa home loan. Halimbawa, pangalawa mo nang kuha yan ng home loan. So, yung una mo, nasira ka, hindi mo nabayaran. Yan. So, may mga connections kasi sila sa... yung mga bako kasi may mga connections sila ng mga record eh, pagdating sa mga ganyan. So, yan po. So, importante po na alagaan po ninyo yung credit history ninyo. Yan. Kasi magagamit niyo po yun in the future once mag-loan nga kayo, ngayon nga. So, importanteng good record po yung pangalan ninyo sa mga bangko. Yun lang po yung conclusion doon. So, ayun po. So, dahil nga po, di ba, may unit po ako dati sa Shore 2 Residences. So, sinendan po ako ng mga bangko. Iba-iba pong bank yung nagsend sa akin ng mga application form. May BDO, may China Bank, may UCPB. Para i-apply ko na ang unit ko for bank financing. So, ang isa-sample natin today is BDO. Halos pare-parehas naman sila ng requirements. Doon lang kayo magkakatalo sa interest rate. So, kaya po, bago po kayo bumili ng condo, i-check nyo po muna kung ano po kayo, kung qualified po kayo para in the future bank financing. Anyway po, in 4 years time, yan po, maghanap po kayo ng trabaho in 4 years time. Kasi di ba, nag-monthly amortization pa lang naman kayo, pwede pa kayong maghanap ng magandang trabaho na mas malaki ang income, o kaya in 4 years time, pwede po kayong mag
build up ng negosyo para pagdating mo na ng bank loan mo, ayan, meron ka ng mga papel na pruweba na kayang-kaya mong magbayad. O, diba? Ayan. So, dito po muna tayo sa mga requirements ni banko. So, sa requirements po ni bank, BDO po tayo, BDO po yung sample natin today, application form po. Yung application form po, i-email po yan sa inyo ni banko. Tapos, kailangan nyo po syempre yung fill upan. Tapos, lahat po to pwede nyo pong i-submit ng scan copy. Tapos, valid IDs. Yung mga valid IDs nyo po, kailangan yung signature nyo po, parehas po. Kung ano po yung signature nyo po sa ID ninyo, ganun din po yung pag-sign nyo sa lahat ng documents na i-receive din nyo. Tapos, marriage contract. Yung nga po, marriage contract, if applicable. Proof of income. Ito po, yung pinaka-importante sa lahat, ang proof of income natin. Pagka-employed po kayo, kailangan po ng latest 3 months payslip. Kapag naman self-employed ka, 6 months, bank statement, business papers, mga pruweba na may negosyo ka. Tapos ITR, income tax return. Ito po yung income ninyo sa buong taon. Yan. Tapos po, yung sa number 5, AIF, yung attorney in fact. Ito po, yung attorney in fact po, pwede po kahit sino po yung i-appoint ninyo para po mag-sign po ng mga papers on your behalf. Halimbawa, nasa abroad kayo, tapos isa-sign nyo po yung mga papers dito sa Pilipinas, eh dahil wala naman po kayo, pwede po kayong mag-assign. So, ito po, hindi naman po sinasabi na kailangan kamag-anak. Kasi po, meron akong isang client, ako naman po ang nag-sign. Eh, hindi naman niya ako kamag-anak, diba? Tapos, approve naman. Tapos, itong isa ko namang client ngayon, ako yung dapat mag-ina-appoint niya na mag-sign. Tapos, ang sinabi sa kanya ng isang taga-BDO, hindi daw pwede, dapat daw kamag-anak. So, napaka-inconsistent nila. Malinaw naman na hindi naman sinabi na kailangan kamag-anak ang i-assign na attorney in fact. Grabe, napaka-inconsistent. Tapos, copy of contract to sell. So, yung copy ng contract to sell nyo po, scan nyo lang po, tapos email nyo lang po sa banko. Minsan po, si banko na po yung kumukuha ng original contract to sell. Kumukuha na lang sila ng copy doon sa SMDC. Tapos, SPA bank format as post-approval. So, may SPA pa pala. Ayan. So, kasi po ano eh, hindi pa naman ako nakapag-try mag-bank financing eh. First time ko pa lang din para sa ibang unit ko na natira mag-bank financing. Kaya, tatry ko. Ayan. So, after po mapasa nyo na po yan lahat, tapos yun nga, scan copy, i-evaluate po yan. Ang loan process po nyan is 3 to 5 working days. Malalaman nyo po na approved na po yung application ninyo via email o kaya text messages. Yan, i-message po nila kayo, i-text po nila kayo. Tapos po, yung attorney in fact ninyo, pwede nyo pong isign yung mga papers na kailangan nyang isign sa nearest branch ng banko. Yung sa akin po kasi, yung sa isa kong client, sa Shore Residences BDO, doon ko po pinadala yung papel na kailangan kong i-sign. Tapos nga po, ngayon nga, naabutan kami ng lockdown kasi nga March 27 dapat yung signing namin eh. Pumunta ako doon ng March 27 kaso close kasi nga naabutan na kami ng lockdown. Tapos idadagdag ko lang sa may attorney in fact ha, kasi 'di ba nga nag-attorney in fact ako. Tapos hindi ko alam na tatawagan pala ako ng bangko. Magba-background check yung bangko doon sa principal. So ako naman, syempre blanco, nagulat ako. Hindi ko alam yung mga isasagot ko. Nag-ano na lang ako ng sagot na kung yung alam kong sagot na kaya kong sagutin. So fortunately, na-approve naman. So ngayon, sa isa kong client na inassign niya nga ako as attorney in fact, sabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng background niya kasi nga tumatawag pala si bank sa attorney in fact para mag-verify tsaka mag-background check. So ayan po, mag-ano na tayo, magko-compute na tayo. So ito yung ni-ready kong computation para po sa
bank loan ninyo. Ito pong computation na to, nag-download lang ako ng application sa Play Store. So, pwedeng-pwede nyo po yung i-download para po mag-idea kayo, para kayo po sa sarili ninyo, kayang-kaya nyo na itong i-compute. So, ito po yung dinownload ko sa App Store, yung EMI Calculator. Yan, so dyan po, dito po, yan, i-click nyo lang po yung loans. Loan. Tapos po, meron po dito nakalagay loan amount, interest rate, tapos period kung ilang years nyo po siyang babayaran. I-press nyo lang po yung calculate, tapos lalabas na po doon yung ano nyo po, yung estimate na kailangan nyo bayaran monthly. And po, so hinandaan ko po kayo ng computation for 5 years, 10 years, 15 years, hanggang 20 years. So, yung monthly EMI, yung EMI po means equated monthly installment. So, ito na po yung fixed monthly payment ninyo po. Ito po yung loanable amount po natin, kunwari, 2.7. So, in 5 years siya, yung monthly payment niya is 53,000. Tapos, yung total interest niya is 438,000. Tapos, yung magiging total payment niya, ito na po, kasi ba 2.7 lang yung hinaram niya. Tapos po, ang magiging total nun in 5 years, 3,235,000 na. So, yan. So, in 10 years naman, 30,000 siya monthly. Tapos po, ang magiging total interest niya, 909,000. Tapos, total payment is 3.7. Naging 3.7 naman. Kung 15 years naman po yan, 23,000 siya per month. Tapos, ang naging interest niya po is 1.4. Tapos, po, ang total na nababayaran niya is 4.2. Tapos, ito naman. Ito na yung pinakamatagal, 20 years. Yung 20 years naman, 19,000 lang siya monthly. Pero, naman, grabe. Ang interest, naging 1.9 na. Tapos, ang total payment mo na, yun nga, 4.7 na siya. So, malaki din po talaga. So, kung mapapansin ninyo, palaki ng palaki yung year, pababa ng pababa yung monthly mo, pero pataas na pataas naman yung interest sa payment mo. O, diba? Ganyan po sa bank financing. Ano naman po, pwede naman po kayong mag-request. Kunyari, yung 2.7, gusto mo 5 years mo lang bayaran. Dapat po, yung income mo, mas malaki dito sa 53,000. Halimbawa po, ang income mo is 200,000 ka a month. So, kaya mo po itong bayaran, di ba, in 5 years. Pero, kailangan mo pong patunayan sa banko. Kailangan mo pong magbigay ng mga documents. Pwede po kayo mag-request kung ilang years po yung gusto ninyo, as long as, yun nga po, papaano nyo po yan, ipoprove nyo po yan sa banko through documents para ma-approve kayo. And, hindi po dyan natatapos. Yun nga po, na-approve na po kayo ng bank loan ninyo. Siyempre po, meron po yung processing fee. Ang processing fee po niyan, usually 2.5% ng loanable amount. So, ang 2.5%, ito po, 69,937. Ito po yung babayaran ninyo na bank charge dahil nga po sa pagpaprocess ng bank loan ninyo. And ito po, mas okay sana kung bayaran nyo na lang to ng full, pero kung wala po kayong pangbayad ng full na 69,000, I think pwede naman yan i-add dito sa 2.7 na ilo-loan ninyo. And then, in case po, kunyari po, 10 years po yung nakuha ninyo na bank loan, 1 year pa lang kayong nagbabayad, tapos, on the following year, yung pang second year, gusto nyo na pong i-full payment. Yan. So, kung gusto nyo na po siyang i-full payment, mag-request lang po kayo sa banko ng statement of account para po kasi gusto nyo pong i-full payment. Tapos po, magbabayad po kayo ng processing fee na 3,500 lang. So, may bagong computation yan. Syempre, mawawala yung mga interest kung ano yung present date na kung kailan mo siya gustong i-settle. Yan, pwedeng-pwede nyo po siyang i-settle anytime na gusto ninyo. Wala pong problema kung gusto nyo i-settle ng maaga. Ayan po, thank you po for watching and I hope may natutunan po kayo sa inyong panonood ngayong gabi. And keep safe everyone. Bye!